Si Satanas ay nahulog na gaya ng kidlat, October 25. Nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Lucas Kabanata 10, Talata 18. Taglay na malaking pagmamayabang ay pinagbawalan ng mga rabbi ang mga tao na huwag tanggapin ang mga bagong aral na itinuturo ng bagong gurong si Jesus, sapagkat ang kanyang mga teorya at mga gawain ay nasasalungat sa mga turo ng mga magulang. Pinaniwalaan ng mga tao ang itinuro ng mga saserdote at mga Fariseo sa halip na pagsikapan sa sarili nilang maalaman ang itinuturo ng salita ng Diyos. Pinarangalan nila ang mga saserdote at mga pinuno sa halip na ang parangalan ay ang Diyos, at tinanggihan nila ang katotohanan upang maingatan nila ang kanilang mga nakasanayang tradisyon. Marami ang napapaniwala at halos susunod na lang, subalit hindi nila sinunod ang iniuutos ng kanilang damdamin, at sa gayon hindi sila napabilang sa panig ni Kristo. Ipinakilala ni Satanas ang kanyang mga tukso hanggang sa ang liwanag ay lumitaw na parang kadiliman. Sa ganyang paraan, tumanggi ang marami sa katotohanan na sana ay siyang nagligtas sa kanilang kaluluwa. Sinabi ng tunay na saksi, "Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok." Apokalipsis Kabanata 3, Talata 20. Bawat babala, saway at pakiusap na nakapaloob sa salita ng Diyos o sinasalita man ang kanyang mga tagapagbalita ay isang katok sa pintuan ng puso. Iyon ang tinig ni Jesus na humihiling na siya'y papasukin. Bawat katok na di pinakikinggan ay lalo nagpapahina sa kalooban na magbukas. Ang mga udyok ngayon ng banal na espiritu, kung hindi papansinin, ay hindi na magiging kasinlakas nang sa bukas. Hindi na gaano makikintalan ang puso hanggang sa mawala na sa alaala ang kaigsian ng buhay at pati ng buhay na walang hanggan. Ang hatol sa atin sa paghuhukom ay hindi dahil sa tayo'y namali, kundi dahil sa kinaligtaan natin ang mga pagkakataong padala ng langit na makilala natin ang katotohanan. Ang 70 na nasa Lucas Kabanata 10, Talata 1 ay tulad din sa mga apostol na nagsitanggap ng di pangkaraniwang sukat ng kasiglaan sa kanilang pagmimisyon. Nang matapos na nila ang kanilang gawain, nagsibalik silang natutuwa na nangagsasabing, "Panginoon, pati ang mga demonyo ay sumusuko sa amin sa pamamagitan ng iyong pangalan." Sumagot si Jesus, "Nakita ko si Satanas na nahuhulog na parang kidlat buhat sa langit." Nagdaan sa isip ni Jesus ang mga tanawin ng nakaraan at ng hinaharap. Nakita niya si Lucifer nang ito'y unang ihagis buhat sa langit. Natanaw din niya ang dumarating niyang paghihirap na doon ay malalantad ang tunay na likas ng mandaraya. Sa kabila ng krus ng Kalbaryo, nakasama ang kadalamhatian at kahihiyan nito, ay tiningnan ni Jesus ang dakilang huling araw na ang prinsipe na kapangyarihan ng himpapawid ay ipapahamak sa lupang laon nang dinungisan ng kanyang paghihimagsik. Natanaw ni Jesus na nawakasan na magpakailanman ang gawain ng kasamaan, at ang kapayapaan ng Diyos ay nag-uumapaw sa lupa at langit.